YouTube, hello Internet, welcome to Erik Racadio VLOGS. This channel is dedicated to my journey na gusto ko i-share sa inyo, and the journey is on becoming a home cook, or a better home cook. This is our first video and this is going to be a product review ng isa sa mga items na inacquire ko during Lazada 12 with the help of Bill East for the funding. Yan. Despite that, it is non-sponsored. So, hindi ako binayaran ng Wessleco. Hindi rin ako binayaran ng Lazada or 1212 or ng Bilis. Alright, so, pero baka naman. Alright. Then, so, let's focus now on the video. Ano ba yung video natin ngayon? So, mag-review tayo ng isang product na binili ko during that 1212 set. Okay? Bumili kasi ako ng mga item to help me in pursuing my goal to become a better home cook. Siyempre, as a home cook, kailangan meron kang knife. And then, sometimes when you find a very good knife set, lalo na sa Lazada, you want that. And then, of course, you want something to protect that knife set, and hopefully, that you'll be able to travel with it. Okay? And that is through this Wessleco Knife Bag. And washing bag ng musical item, but hindi. This is just devoted to my knives, and then meron mga quality na gears or gadgets pagdating sa culinary, sa pagluluto, na nandito rin sa loob. Alright? So, in use na siya ngayon. Hindi na lang ako nagkaroon ng chance na i-unboxing siya. Kasi, especially this one, hindi naman, it didn't come with any additional information. So, ano naman siya? Or additional accessories. So, yan. So, let's review the first part of the bag, front part. Okay, as you can see, sa front part, kita na agad yung handle para sa hand carry. Meron dalawang D-rings dito, kung saan at the moment nakakapit rin yung strap. Okay, tapos meron siyang logo ng Wessleco. And then the name, TM, trademark. Okay, so nandito rin yung kanyang lock. Secure siya. Ito yung una ko nagustuhan sa kanya. Kasi talagang hindi malalaglag ang item. Meron na lang specific pouches sa loob na kailangan mong pag-ingatan. Pero the rest of it, hindi naman. Yan. Kasi bounce-bounce mo siya. Medyo nakakangali lang to. Workout ko na to. Okay? Alright. Sa likod naman tayo, makikita nyo, which is ayoko masyado ipakita, meron siyang lagyan ng ID. It so happens that what I placed in there is my SSS ID. Para in the future, kung kailangan ko ng hanapin yung SSS ID ko, alam ko, nasa pinaka-importante bagay sa buhay ko, nasa knife bag ko. Okay. Alright. So, buksan na natin. So, although secure siya, madali lang siya buksan. Pinch. Lock. Snap lock. And, oops, bukas na agad. Kasi mabigat itong third pouch. Tapos itong top, nandito naman yung first pouch, which is in the middle. Nandito naman yung additional pouches. Okay? So, dito tayo ngayon, mag-focus. Kaya ako siya binapitan din ganito, no? Kasi yung knives, nandito sa, no, yung gravity, nandito yung slots. Kaya binapitan ko na ganito. So, talagang ang tendency talaga nito is ilatan muna sa lamesa bago mabuksan. Okay? Pero tingnan na natin yung loob ng pinaka first layer na naka-fold na by piece. So, meron ka lalagyan ng pen, which I don't have a pen at the moment. Wala ang pen yan. Pero maganda maglagay rin dyan ng pen kasi dito naman sa kabilang pouch, velcro sealed. Sealed. Okay? Narinig yung matunog. So, pwede kang maglagay ng recipe book dyan, ng recipe mismo, ng resibo ng mga item at ingredients na binili mo. Culinary fund. Since passion project to, lagyan ko, at one time, lagyan ko rin yan ng culinary fund. Okay? And then, sa other side, merong wire mesh ng mga items na gusto mo available or nakikita mo na hindi naman masyadong sharp. Okay? Yan, ganyan sila. Ngayon, bigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung mga item na use na nasa carry
mga items na kinikerry ko dyan sa pouch na yan. Okay. So first is measuring spoon. No battery at the moment, pero yung measuring spoon na yan helps me to pick up an item, spice or ingredient, measure it immediately doon natin sa screen, digital, and then bago ko siya ilagay doon sa dish. Okay? So yan, yung measuring spoon. Lalagyan ko yun ng battery. Very soon. Kung gusto nyo reviewin ko to, kung paano siya ginagamit, and then yung features niya, mga nagusto ko sa kanya, yung mga benefits niya, yan. Hit the comment section for that. Next is the culinary tweezer or tong. Kung meron kang isang precise item na gusto ilagay on top of your dish, cherry on top, ganyan. So, para syempre hindi mo magamit sa ibang bagay. Iyon. Alright. Then, of course, we have our classic Chinese soup spoon. Pero ginagamit ko siya pang pour ng sauce, pang pour ng puree kapag meron kang special cleaning. Kasi isa rin sa mga magandang avenue to express your cooking artistry is Instagram. So, kung paano ko meron kang Instagrammable dish, nagay. Yan. Ito ang paggawa mo ng mga Instagrammable dish. And of course, I have a more fine writing tool. So, ginagamit ang sauce minsan at the puree pang sulat. So, para pag may gusto kong isulat, yan, tinatapon mo siya ng control. So, ito ang makakatulong rin dyan, isang tapered spoon para mag-pour ng sauce. Kung gusto mong magkaroon ng wiggle lines, yan, and all this good shit. Okay. Alright. So, next is, of course, my meat thermometer. Kung gusto mo may specific doneness, which is measured by temperature, yan. Pwede mo i-hold yung temperature na yan. Hindi siya gagalaw, oy, hold. Paano hindi ka mag-hold? Okay, naka-hold na. So, pag in-hold mo, magsa-stay lang yung temperature na yon. Okay? Yan. So, para marim mo na maayos. Pag in-hold mo, magpa-fluctuate siya, depende sa temperature dun sa probe. So, ito yung tutusok sa beef, especially, para makuha mo yung temperature para alam mo na kapag ka na-reach mo na yung certain doneness. Especially pag na-achieve mo yung medium rare. Yan. Medium rare, rare. Yan. Pag kinikip mo siya, mag-off siya ng kusa. Pag tagal mo, yan. Pero na siya light, which is in this case, hindi masyado makita. Pero in my case, basta babasa ko siya ngayon. Okay? Dito, hindi masyado. Ayan, kasi parang natawag na yan. Tandyan na yun. Kasi siya kahit medyo manilim yung environment, pero medyo may papalya pa yun yung mata mo. Yan. So, yan. Kung gusto niyo na mas more mas in-depth review nito, hit the comment section again. Or any of those five items na binanggit ko. Yan. Yan yung nasa main wire. Deck mesh, no? So, yun. Bumuksan na natin ngayon yung additional compartment niya. So, para ipakita ko sa inyo paano na siya nagkaroon ng additional compartment. Meron siyang zipper na nagkaroon muna dito sa isang side. Mag-go siya all the way here. Tapos tutulit-tulit siya sa kabilang side. Mag-meet siya through dalawang zipper. Okay? So, pwede mo siyang buksan kapulat lang. Parang dying. Yan. Okay, so, ito na. Binulat-lat ko na siya. So, nakita nyo, ito yung kanina. So, ito, pag nabulat-lat na siya, yun yung makikita yung mga knives. And I acquired a Faberware knife set. Nagusto ako sa kanya sa flap. Tapos meron ako piniling extra kitchen shear. Pero focusing on the bag, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots sa baba. At meron siyang isang single slot dito sa taas. I think the best na ilagay dito sa taas kasi parang tube siya is yung honing steel. Yun yung nakikita natin na minsan na nagagamit pagka parang sinasabi ng maghahasa, which is technically speaking, hindi naman siya naghahasa. It's more of nagpapantay. Kasi alam natin, pag gumagamit tayo ng kutsilyo, minsan may side siya na tumatabingi. Meron mga edge na gumigilin. Ang honing steel is para mapantay-pantay ulit siya. At talagang magandang panghasa at ang talagang ginagamit ng panghasa is whetstone. Yun yung binabasa mo ng konti. Tapos,
General advice sa mga nagluto is you make sure na nahasa mo yung kutsilyo mo before and after you're cooking. Okay, so yun yung general advice. Which is tama naman talaga kasi pag sharp yung kutsilyo mo, it goes through the food easily, mas naba naiiwasan yung disgrasya. Pagka medyo kasi mapurol yung kutsilyo, gagamitin mo ng puwersa, doon nagkakaroon ng disgrasya. Right, so mas prone sa accident. So that is the Wessleco Knife Bag. If you want me to review the other items na nakita nyo, hit on the comment section. Especially yung ano, yung last six, yung knives na hindi ko naman na detail. At saka ano pa talaga yung mga basic knife na kailangan mo sa pagluluto. If you want me to upload video focusing on that, just hit it on the comment section. And if you'd like this video, I'm sure you did. Kasi talaga namang marami nakakarali sa pagluluto pag home ko. Hit the like button, subscribe, and if you want to be notified of future videos, especially on Erik Racadio VLOGS na food-related content talaga tayo lagi. Yan. Or may mga aspect na naman sa buhay natin na food-related pa rin naman, so magagawa natin ang pala yan. Okay, so just hit the comment section below. Food and food and music. Food and love, yeah. Mga ganyan. Pwede natin i-discuss yan, and then I will share with you my take on those topics. Okay? And yun. So in the future, kung meron kayo specific dish, anime, hopefully in the future mag gusto ko ano, makapag-review ng mga videos ng mga popular food animes. Kasi doon naman, yun naman talaga nakahit ng inspire sa akin. I'll just work my way around. Tapos kung meron kayo advice kung paano ako magagawa yun, hindi ako magkakaroon ng mga copyright strikes, especially sa mga may experience na talaga sa pag-YouTube, share those with me, mga tips, kasi gusto, alam ko sa Pinas, merong mga nanonood ng food animes, at wala tayo masyadong nakikita mga nag-review doon from the perspective of someone who wants to cook from the Philippines, kasi medyo, may mga review na siya sa ibang bansa, and that is how, yun yung pinaparod ko. Naubusan ako ng English pag wala na sa trabaho na. Yun yung mga pinaparod ko pagka na naka-inspire sa akin para mag-build ng content na to. Oh, by the way, kung hindi ko nabanggit yung presyo, or I'm not sure, pero kung hindi ko man nabanggit, nabili ko siya sa Lazada during the 12-12 ng Bilis at 693, pero dahil ginawa ko siya ng 12-12, 686 na lang siya and 7 cents. Maliit lang siya. Pero kung gusto nung i-discuss ko kung paano ko na max out yun using other, syempre may mga other items rin yan. Tapos nakapag-bilis pa ako. So meron akong 16,000 na nilabas, nirelease during that time. So, yun. Share nyo lang sa comment section kung gusto nyo rin i-discuss ko yan. Baka makatulong rin sa inyo kung paano makapag-pursue ng inyong mga career, culinary or otherwise. Alright, so again, my name is Fred. Erik na lang pala. My name is Erik. This is Erik Racadio VLOGS, and see you on the next video. Peace.